Matapos ipatigil ng Korte Suprema ang implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ng MMDA kasama ang ilang lungsod sa Metro Manila noong nakaraang taon, na itala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagtaas ng bilang ng mga pasaway na motorista. Noong bagong na-suspend ang NCAP, nasa 9,500 ang average per month ng mga tao lumalabag po sa batas trapiko. Pagkatapos naman na i-suspend ang NCAP, tumaas sa susunod na buwan ng 22,000 violations. At noong Mayo, umabot naman po sa 32,000 na po ang mga violations. Kaugnay nito, sinabi ni MMDA spokesperson Attorney Melissa Karunungan sa Laging Handa public briefing na umaasa sila na mapagbibigyan ng kataas-taasang hukuman ng kanilang apela para muli itong ipatupad. Sakali naman anyang mapagbigyan sila ng korte, ay gagamitin nila ang mga high-resolution CCTV cameras na kasalukuyan ng ikinakabit. Tiniyak rin ito na magiging patas sila sa mga motorista. Mas magiging patas po para sa lahat ng motorista dahil mababantayan po ang mga major roads ng Metro Manila na hindi talaga kaya namin bantayan 24/7. Pinaghahandaan na rin po ang computerization ng mga sending of notice, agreement with Philpos, ipreprint po namin ang mga envelopes na may barcode para po mas madali ang sending of notices, at ma-address rin po ang karamihan ng issues kagaya po ng due process at data privacy concerns sa pamamagitan po ng single ticketing system. Maliban naman sa pagtaas ng traffic violators, aminado rin ang MMDA na sinasamantala ng ilang motorista ang paggamit ng EDSA busway. Dahil dito, nanawagan ang ahensya sa publiko na huwag pumasok dito. Nananawagan po kami na huwag po pumasok sa EDSA bus carousel lane kung hindi otorizado po ang inyong sasakyan. Ang multa dito po ay 1,000 pesos bawat paglabag. Ang EDSA bus carousel lane ay nakalaan lamang para sa mga pampublikong bus, ambulansya at iba pang sasakyan ng gobyerno na tutugon po sa emergency. Kaugnay nito, sinabi ni Karunungan na babantayan na ng bus management and dispatch system ng MMDA ang naturang busway upang matiyak na sumusunod ang mga bus driver sa panuntunan. Ngayon sa BMDS, ang maganda dito ay pag may bus ng pasaway, nag-overstaying o trip cutting, kung tinitikitan o kung tinikitan, alam ng MMDA personnel kung sino ang nagpa-dispatch, ang detalye niya, at pwede siya matikitan sa dulo ng ruta niya. Kailangan nila bayaran ito kasi makikita rin po sa sistema para sa BMDS, at may nakalagay rin na mga laptop at computers sa Monumento at sa PITX. Sa huli, sinabi nito na batay sa kanilang datos na bumilis ang daloy ng trapiko sa EDSA ngayong kumpara noong bago tumama ang COVID-19 pandemic. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, Carlo De La Peña, SM9 News.